guys, ngayon magluluto ako ng igado. So ito ang mga ingredients niya: garban sauce, green peas, ito, liver, tapos yung kidney, baboy yan ah. Tapos ito yung pork. Ang gamit ko yung lomo parte para malambot. Syempre bawang, sibuyas, tsaka ito yung puso ng baboy. Ayan. Carrots, bell pepper, at gagamit tayo ng suka din, toyo, syempre paminta, at asin. So ito yung suka, may timpla yan, suka namin. At syempre ito ang ating toyo, asin. Ayan, asin. Galing pang Dubai yan. Salamat sa sponsor nito, Ate Grace. Ate Grace! Ayan. Mga relief namin galing Dubai. Hindi pa uso yung virus, may relief na kami natanggap. So, mag-start na tayo. So, ayan na. Magigisa na tayo. Siyempre, una natin magawin, gigisa lang tayo ng bawang sibuyas. Tanggalin muna natin. Patuyin muna natin yan. So, ayan na, nilagyan ko na ng ating mantika. Ating kaserola. Ayan. May tubig pa. So, lagyan na natin ang ating sibuyas. Lagay po muna pala natin ang ating bawang. So next step, sibuyas. Ayan, sibuyas natin. Ayan na. So lalagyan na natin ang ating karne. Gisa natin ang ating karne. Next, lagyan natin ang dahon ng laurel. Yan. Yan. Tapos, syempre, lagyan nyo ng konting tubig para maluto yung baboy. Nilagyan ko na siya. Yan. Kumukulo na. Lagyan natin ng toyo. Yan, toyo. Ilagyan na natin siya ng toyo para kumapit na yung lasa. At syempre, pamintang durog, ilagyan natin. Yan, ilagyan ko na ng pamintang durog. Yan, mga itim-itim na yan. Marami nilagay ko kasi hindi ako gumagamit ng vetchin eh. So, yan na yung parang pampalasa ko yung mga iba't ibang spices niya, mga ingredients. Ilagyan natin konting asin. Mamaya natin tingplahan talaga. Alright. Yan. Lagyan ng konting asin para magkalasa na yung ating baboy. Diyan, mamaya, sa bandang huli, timplahan natin ulit kung okay ba yung lasa. So, next guys, lagyan na natin ang ating bato. Bato ng baboy. Yan. Kidney. Yan. Haluin. Next natin ilagay guys, yung puso. Yan, puso ng baboy. Lagay ko na siya. Yan na.
natin. Ang last natin ilalagay ay syempre ang ating atay. Kasi ang atay mabilis lang maluto kaya last nyo siyang ilalagay. Pangit naman kasi yung overcooked dahil magra-rubberize siya. Lalagyan na natin siya. Lagyan natin. So, antayin na lang natin siyang maluto para ilagay na natin yung mga vegetables natin. So, susunod na natin, ilagay natin yung ating suka. Ayan, suka. Suka. Ngayon, timpla na natin kung okay na yung lasa. Dahil matabang pa, lagyan ko pa siya ng asin. Yan. At paminta uli. Pusin na natin siya. Para masisarap ang lasa. Kailangan marami. Yan. Sunod natin nilalagay ang ating reno. Nakalimutan ko sabihin kanina. Yung liver spread yan. Balik ka lang pagkabukas eh. Liver spread. Yan. Pwede nyo namang hindi siya lagyan. Kasi may atay naman tayong nilagay eh. Atay ng baboy. Wala lang. Gusto ko lang lagyan siya para additional ano lang sa recipe. So, lagyan ko siya ng liver spread. Yan. Inubos ko na siya. Dagdag panlasa lang din yung liver spread. Pwede naman din nyo lagyan. Pero masarap kasi pag may liver spread eh, dagdag lasa rin. Next natin ang ating carrots. Yan. So, next natin yung ating green peas, tapos chickpeas, or garbanzos, yun. Mix ko na siya. So, haluin na lang natin siya. Tikman ko muna kung okay na sa akin yung lasa. Pasado na yung lasa sa akin. Okay na. So, sunod na natin ating red bell pepper. Ayan. So, mga mabilis na lang naman yung maluto. Mga after 3 minutes or 5 minutes, pwede nyo siyang patayin. Yan, tapos na guys. Luto na yan. Pwede na natin siyang patayin. Sana magustuhan nila yung luto ko. Sinipag uli akong magluto eh. Nagluto. Luto na yan. Pangit naman pag overcook yung mga gulay eh. Kaya okay na siya. Bye guys! Bye!